Hindi ko rin bakit ko galingin ko. Nagahiribiyon ang diyang 24 anyos nga babae matapos madakop sa pagbaligya kang ginapatian iligal nga droga sa Banwakang Patnongon. Ginpatigayan ang operasyon sa poblasyon Patnongon kang Provincial Drug Enforcement Unit kay Mauman ang Sibalong PNP kag San Remeo PNP. Ang suspetsado ginkilala sa kay Emmy Aguilion, residente kang Barangay Aureliana, Banwakang Patnongon. Kay Mauman ang anang live-in partner nga si Antonio Sanchez, residente man kang amunga barangay. Ang pusher buyer na kabakal sa suspetsado kang tatlo tanan kasasye ginapatian illegal nga droga o konsyebu. Nakita man ang 2,000 pesos bilang mark money. Mga kausar ka butigan, magabaan ikaw ka Ginoo, sir. Puratang takita ka mo ka na itsura na. Man Diyos ko, ano na itsura, wata ka kikita ka rin. Wala ko kakapot ka mo ka na kwarta, sir, lang tawang, sir, ang tanan niyo kwarta. Kwarta ko, kagang kwarta niyo. Tamang kausar ka butigan, wala na ako buti pang atakpon. Bilang pa rin sa sir. Tamang ka butigan, dito nga, amo lang rin kwarta, parehas rin dyan. Tinatakop naman ikaw. Okay. Amo niya gina atalusin mo? Ay, kanu, di kanu, di kao gintawan, boss. Amo naging daw isa? Kanu na, ano, oras? Ha? Kanu mo ko gintawan? Ha? Kanu nga oras? Mabutigan. Sige lang, sa porte lang natin na isa yan. Malayo rin sa isang balingan nyo. Wala nung katuo. Suno kay Inspector Felix Perez, hepe kang Patnongon PNP, ang sospetsado sangka newly identified drug personality kang Patnongon. Samtang ginapanginwara man kang sospetsado anang pagpamaligya kang droga. Sa mga newly identified sa nakadyang darwa sa ating mga drug personality. Na-monitor dya sa ginapakanakan natin ka-surveillance kag sa orihin na backlance na ka ating pusher buyer. Well, yes, she is also considered as a newly identified personality, illegal drugs personality. That was forwarded sa atin yung provincial drug enforcement unit during its creation na nagligad lang. And kinpamonitor man natin. So I was also directed by the provincial director to conduct, to send people to monitor and mo dyan naging resulta. We were able, the posher buyer was able to, to buy 3 sachet of white crystalline substance, I believe to be methamphetamine hydrochloride. Ginapangabay ko lang, ang hindi gita mo magagamit kung sino dyan nga nabilin, kag kung nagagamit ka, mag-surrenderin kay kita, aktibo nga nagapangapanya kontra sa illegal nga droga, kay ang penalidad gahangged kag wala makamotimayan nga butan ni ra. So sa operasyon panawagan ng operasyon sa mga barangay official membro kabadak mga force multiplier tanods kag sa mga komunidad burliga natin sa pagmonitor ka mga drug surrenderers kag ang iba pa nga daw ginadudahan agad nga wala sa ati tsansa sa paggamit kung dyan permi kita sa tupad nanda. Para Scoop Patrol, Peter Saldivar.